Isang nakakabinging ingay ng katahimikan ang lumaganap sa buong lugar. Ang tanging narinig ko na lamang ngayon ay ang aking mabibigat na paghinga. Buntis ako. Ulit ko sa aking sinabi sa mahinang boses. Isang hikbeng kumawala sa aking labi pagkasabi ko ng katagang iyon. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko sa kanya at nabutan ko ang nagbabaga at galit na galit niyang mata na nakatitig sa akin. "You!" Paputol-putol ang kanyang sinabi hanggang sa, "I'm gonna kill your child?" Ani at agad na naglakad papalapit sa akin habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Napasingap ako at akmang laban gamit ang aking paa, ngunit naunahan niya ako. Mabilis siyang nakalapit sa akin at agad hinilang aking buhok bago pinagsasampal-sampal ang aking mukha. "You don't deserve to be a mama, and you don't deserve to be our child whose the father is Yael. Ako lang ang pwede at maaaring maging nanay ng mga anak niya. Ako lang at wala ng iba." Malakas niyang sigaw habang patuloy sa pagsasampal-sampal sa aking mukha. Patuloy ang aking mga masasakit na ungol dahil sa masakit niyang sampal. Nakahinga ako na maluwag nung tigilan niya na ako kaya kinuha ko ang pagkakataong yun para maghabol ng hininga. "I will kill you and your child. You two don't deserve to live in this world. Kapag namatay ka na at ang anak mo, alam kong babalik at babalik sa akin si Yael. We'll start our life and marry each other until we create a happy family." Ramdam ko ang ngiti sa kanyang boses habang sinasabi yon. Di mapigilan ang utak kong alalahanin ang kanyang mga sinabi. "Kapag namatay ako, babalik si Yael kay Yerea. Saka sila magpapakasal at sa ganong paraan, magkakaroon sila ng masayang pamilya." Parang piniga ang puso ko habang iniisip ang ngiti ni Yael habang kasama ni Rhea. "Hindi yan mangyayari." Bulong ko at masama siyang tiningnan. Nagpagpag siya ng kamay na para bang may dumi sa kanyang palad. Binalingan ako at gumisi. "Don't worry. Uunahin ko munang mamatay ang anak mo bago ikaw. So if I were you, I would stay still and keep my mouth shut. Baka sakaling magbago pang isip ko at ang anak mo na lang ang patayin ko." Ano yan na nakakaloka? Nanginig sa galit at takot ang katawan ko dahil sa kanyang sinabi. "Walang hiya ka at mamamatay tao ka." Malakas niyang sigaw pero imbes na mainis ay isang mahinang halakakang kumawala sa nakakadiri niyang labi. "It's okay, don't cry. Mag-umpisa ka ng magdasal na may tutulong sa iyo ngayon para magligtas ang buhay ng anak niyo." She said with fake sympathy that I badly want to throw up in her face. Tumalikod siya sa akin at pagharap niya may hawak na siyang bagay na matalim sa kamay niya. Lumakas ang kabog ng aking dibdib habang nakatitig sa matulas at matalim na bagay na kanyang hawak. "Don't worry, it won't gonna hurt." Aniya at matalim na ngumisi. Mas nanginig ang aking katawan na magsimula na siyang humukbang sa akin papalapit. Nagsimula akong humikbe ng malakas dahil sa takot. Gusto kong hawakan ang aking tiyan kung saan naroon ang aking anak upang siya ay protektahan. Ngunit wala akong magawa dahil nakatali ang aking katawan sa "huwag kang lalapit." Nanginig ang aking labi. Mas lalo pa akong naiyak nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. She leaned down and looked at my face closely. "Shh!" Mahina niyang bulong at saka ako naramdaman ang dulo ng hawak niya sa aking tiyan. Nanlalaki ang mga matang nakatitig sa kanyang mga mata. Napapikit ako ng mariin ang maramdaman ang dahan-dahang paglubog nito sa aking tiyan. Aakala ko tuluyan niya nang itutusok sa aking tiyan, ngunit hindi ito natuloy dahil sa isang bagay. "May mga tao, ma'am!" Sigaw na isa sa mga tauhan ni Rhea kaya nakahinga ko na maluwag. Gusto ko humingi ng tulong, ngunit para ako nawalan ng boses at enerhiya. "Lock her up!" Sigaw ni Rhea at saka ko naramdaman ang pagtanggal nila ng tali sa aking katawan. Dahan-dahan kong minulot ng aking mga mata. Bumungad sa akin ang nakatalikod na likod ni Rhea. "Bilisan niyo!" Bigla niyang sigaw at kagad naman akong tinayo ng dalawang lalaki na nasa aking gilid. Gusto ko na magprotesta, ngunit hindi ko talaga kaya. Nanginginig ang paa ko pagkatayo. Nagkalayo-layo na kami ng kaunti nang bigla ko marinig ang boses ni Rhea. "Yael, you're here." Naging malambot ang boses ni Rhea. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ang pangalan ni Yael. Para ko nabuhayin at nabigyan ng lakas at enerhiya. Gusto kong lumingon ngunit masyado na kaming malayo. "Nandito siya. Ibaba mo na lang dyan yan. Wala nang kwentang babaeng to, sigurado ko hindi na yan makakatayo." Dinig kong ani ng lalaking nasa aking kaliwa, binubuhat ako. "Sige, mukhang patulog na rin naman." Sagot ng kasamahan ito. Kagad kong pinikit ang aking mga mata pabalik at nagpanggap na nahihirapan. Gusto kong sumigaw at gumawin nang bigla na lang akong itapon sa sahig.
Sobrang lakas ng impact ng pagkakabagsak. Ngunit nanatili ako nakapikit para magpanggap na parang tulog. Tara na! Dinig kong anila at saka ako narinig ang mga papalayong tunog ng sapatos. Nang marinig kong wala na ang tunog ng sapatos, agad kong minulat ang mata. Buoba ang kamay at pinatong ko to sa aking tiyan at dahan-dahan ko tong hinaplos. Di ko mapigil ang mapahikbe habang hinahaplos ang aking anak na nasa aking sinapupunan. Poprotektahan kita, bulong ko. Nakarinig akong mga tunog ng sapatos at mukhang tumatakbo. Mula sa aking likod agad akong tumigil at binalik ang pagpikit sa aking mata. Kasunod doon ay isang malakas na putok. Napaigtad ako doon. Nang marinig kong wala ng tunog, agad akong naupo at dahan-dahang tumayo. Dahan-dahan hakbang ginawa ko habang naglalakad sa hallway. May mga boses akong narinig pero hindi ko maintindihan. Ngunit habang palapit ako ng palapit sa duluhan ng hallway, ay naging malinaw na sa akin lahat ng narinig ko. Oh, come on, Yael. Do you really think I'm a killer and low woman? Sinabi ko sa iyo, she's not here. We're only here because I'm gonna buy this land property. Dinig ko ang boses ni Rhea. Nakarinig ako ng pagkasa ng baril at malakas na pagsinghap. I am not gonna believe you. Give her to me or you will die. Halos tumalo ng puso ko nang marinig ang malamig at matigas na boses ni Yael. I already told you she's not here. Malakas na sigaw ni Rhea. Kaagad akong lumaba sa takmang tatakbo upang pumunta palapit kay Yael, ngunit isang malaking tao ang humarang sa aking dinaraanan kaya't natigil ako. Masama ang titig sa akin habang nakatutok sa akin ang hawak niya. Naparunok ako at dahan-dahan umatras. San ka pupunta? Matigas at galit niyang tanong. Nakita ko pa paano niya ikasang hawak niya kaya't mas dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Naagaw ng aking pansin ang upo ang nasa aking gilid. Kaagad akong may naisip na makitang upuan. Binalik ko agad ang tingin sa malaking lalaki sa aking harapan. Yael! Tawag ko at tumingin sa kanyang likod na nanlalaki ang mga mata at parang gulat na makita kong lumingon siya. Agad kong kinuhang pagkakataon yon para buhatin ang kahit ng upuan at ibato yon sa kanyang katawan. Dahilan para matumba siya sa sahig. Nang marinig kong pag-aray niya, tumakbo ko kung saan nagliwanag agad ang mata ko na makakita ng pintuang nakabukas at nakikita kong daan yon kaya agad akong tumalikod at kumaripas ang takbo paalis doon. Patuloy ako sa pagtakbo kahit di ko alam kung makakalabas ng bahay. Mas binilisan ko pa kahit na hinihingal. Malakas din ako napasigaw nang bigla akong mapatid dahilan para matumba ang katawan ko sa sahig. Natural na hulog muli ang luha ko sa sakit. Di ako nagsayang ng oras at agad tumayo pabalik para makatakas at makalabas sa pintuan. Kagad ako napangiti nang tuluyang makalapit sa pintuan. Ngunit bago pa man din ako makalabas ng tuluyan, agad nang bumungad sa akin si Yael. May hawak na baril at nakatutok yun mismo sa akin. Kagad nawala ang ngiti sa aking labi. Yael? Bulong kong tawag sa kanyang pangalan. Yael's POV. I'm gonna kill that woman. Mabilis sa mga lakad ko hanggang sa tuluyan akong tumigil. She was standing inside the house while looking at me and smiling widely. Yael, you're here. Malakas niyang sigaw and was about to come near me so she can hug me but I stopped her. Tinaas ko ang kaliwa kong kamay kung saan may hawak na baril at agad tinutok yun sa kanya. Kagad siyang tumigil na makita ang aking ginawa. Oh, come on, Yael. Do you really think I'm a killer and a low woman? Sinabi ko na sa iyo, she's not here. We're only here because I'm gonna buy this land property. She said full of confidence. She even faked a roll eyes at me. Lalong kumulo ang aking dugo sa kanyang sinabi. I'm on the edge of killing her with my gun. I'm not gonna believe it, your filthy mouth. Give her to me or you will die. I said full of authority. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan, lalo na ng aking kamay. Di dahil sa takot, kundi dahil sa gigil na gusto ko siyang patayan. I already told you she's not here. Malakas na sigaw niya at para nagmamakaawang tumitig sa akin. You're always mentioning Trixia's name when I'm here. Ako ang nandito hindi si Trixia at least for one time. Appreciate my presence, Yael. Aniya sa malambot na tono at parang nasugatan dahil sa kanyang ekspresyon. Instead of feeling sympathy, I only feel disgusted. It's your last chance, Rhea. Bring Trixia here or I will shoot you with this gun. Matigas na ani ko at lalong tumalim ang titig ko sa kanya. Nakita ko paano siya lumunok at dumanang takot sa mata niya. I told you my answer. I did not let her finish with her sentence. Agad kong kinasang aking baril at ipinutok ang bala sa kanyang banda. Everyone freaked out, lalo na ang mga tauhan niyang lalaki na nasa kanyang likuran lang din. Kill them all, I said with the boys behind me.
Nagumpisa ang umulan ng bala sa paligid at mas dalang umingay dahil sa mga tunog ng barel. Muli akong sumulyap sa banda ni Rhea. Naabutan ko siya nakandusay sa sahig at wala ng buhay. It is not my fault. I don't like repeating myself. Kagad ako naglakad paalis sa lugar na yon. May nakasalubong akong lalaki na mukhang tauhan ni Rhea. Di na ako nagsayang ng oras at segundo at agad siyang pinutukan ng bala dahilan upang agad siyang matumba sa sahig. Di ko na rin imbala pa ang sarili ko na balingan ng tingin ang patay niyang katawan na nakandusay. I was about to walk somewhere when I noticed something. Kumunot ang noo ko at bumalik sa labas ng bahay. Naglakad papunta sa garden hanggang makita ko ang bukas sa pintuan doon. It looks like it's the back door of the house. I fist the gun that I'm holding and start walking towards the back door of the house. Nang makarating ako sa tapat nito ay agad bumungad sa akin si Trixia, tumatakbo palabas ng bahay. Pero natigil siya na makita ko. Tinas ko ang kamay kong may hawak at tinutok yon. I saw how her eyes widened when she realized what I'm doing. Yael, she whispered my name. I did not mind her. Kagad kong kinasa ang baril at pinutok yon, kasunod ang malakas niyang sigaw. She shouted and I saw how he shut her eyes. Binalik kong tingin sa lalaking nasa kanyang likod at ngayon, nakahandusay na sa sahig. Nanatili ang titig ko sa lalaki hanggang sa makarinig ako ng hikbi. Kagad mong binalik ang tingin kay Trixia nang iyong umiiyak. Agad kong hinila ang kanyang maliit na bewang at niyakap siya. She immediately buried her face to my chest. Everything is alright now? I whispered to her and gently hushed her. Pero di pa rin siya tumigil sa pag-iyak. I understand her. Kagad ko siyang binuhat at pinangko habang ang mukha niya patuloy pa rin nakasubsob sa aking dibdib at umiiyak. I let her cry to my chest while I lift her. Umikot ako at kaagad naglakad paalis sa lugar na yon. Habang palapit sa mga kotseng nakaparada sa rahap ng bahay, unti-unti kong narinig ang malalakas na putok. I did not bother to look at them. Kaagad akong dumiretso sa aking sasakyan. Binuksan ko ang driver's seat at agad pumasok doon habang pangku-pangku pa rin si Trixia. Baby! I whispered softly to her ear and I gently sniffled her scent. I'm sorry I'm late. Bulong ko at mas sinila pa ang katawan niya palapit sa aking katawan. Habang yakap-yakap ko si Trixia, unti-unti kong nadarama ang dahan-dahan pagbalik ng aking puso sa normal nitong tibok. Parang natanggal ang tinik na kanina pang sagabal sa aking dibdib. I can finally now breathe that I'm finally holding her at my arms. Naramdaman ko pang paghigpit niya ng kapit sa aking suot na tuxedo. Akala ko papatayin mo na ako. Bulong ni Trixia at tumikbi ng malakas. I chuckled to her ear as I can feel my heart flutter now that because I hear her voice. Aakala ko hindi ko na marinig ang boses niya. I even thought she's too traumatized to even speak. Why would I do that to my baby? I would rather kill myself than to kill you. Killing you means killing myself too, Trixia. Bulong ko at bumuntong hininga. Unti-unti inangat niya ang kanyang mukha upang tumitig sa akin. Ramdam ko ang paghigpit ko sa kanyang bewang nang maramdaman ko kung paano sumakit ang aking dibdib at makita kong luha sa kanyang mata. She was about to speak but I did not let her finish one sentence. I leaned down and immediately catch her lips. Nang maramdaman ko ang paggalaw ng labi niya mula sa akin, agad kong kinuhang pagkakataon. Tinas ko ang kamay at tinampi ang aking daliri sa kanyang basang pisngi. I slowly wiped her cheeks stained with her tears. She pulled out from the kiss and innocently looked at me. Nakita ko paano dumaan ang takot sa mga mata ni Trixia. Paano si Rhea? Tanong niya sa akin gamit ang nanginginig niyang boses. Ramdam ko ang takot at pag-aalinlangan sa boses niya. Inalis ko ang takas sa buhok na humaharang sa kanyang mukha at nilagay yon sa likod ng tenga niya. Gusto kong sabihin pinatay ko na siya pero I know she'll freak out. Don't worry about her. I already made sure that she will not bother you anymore. No. No one will bother you anymore. Ani ko at nilapit ang mukha sa kanyang mukha. Di napigilan ang matang bumaba at sulipan ang kanyang labi, pero agad ko rin tinaas ang tingin sa mata niya. Shall we go to the hospital first? Tanong ko sa malambot na tono. I want to make sure that she's not injured. Tinaas at baba ni Trixia ang kanyang ulo, pero agad ding napatigil. Sumulyap siya sa akin at nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mata. Gusto ko muna magpahinga sa bahay. Bulong niya at isinandal ang ulo sa akin. I sighed and placed a gentle kiss to her head. Alright, I will lay you dead grave first before we go to the hospital. Is that okay? Agad akong napangiti na makita ang pagtaas at baba ng kanyang ulo. Sinimulan kong paandarin ang sasakyan at agad na nagmaneho papaalis sa lugar na yon.
Wala sa sariling bababa ang tingin ko sa kanya na mahimbing na natutulog ngayon. Tinanggal ko ang isa kong kamay na nakahawak sa manibela ng sasakyan. Pinatong yon sa kanyang ulo bago ko hinaplos ang dahan-dahan ang kanyang buhok. Mas binilisan ko pa ang pagmamaneho dahil sa kagustuhan ko na makapagpahinga na sa check siya ng maayos at tahimik. I don't want her stressing over something. Kung kinakailangan magdagdag pa ako ng mga tauhan na magbabantay sa kanya, gagawin ko para lang wala nang mangyaring masama sa kanya. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa kanya. At kung sakali man gusto ko na magpakasal kami agad upang malaman ng ibang taong sa akin siya at ako ang nagmamayari sa kanya. Para din malaman nila kung sinong taong makakalaban nila kapag nalaman kong may ginawa silang masama kay Treksha. And of course, because I want Treksha to be my wife, gusto kong matalik sa kanya habang buhay. And I want to spend my whole life with her. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama siya. Wala sa sariling bumaba ang haplos ko pababa sa kanyang tiyan. I gently and softly placed my hand over there. Balang araw may mabubuo ring bata dito. Natigil ako sa pag-iisip nang marinig ang pag-ring ng aking cellphone. Kumunot ang dugo ko at agad na kumulo ang aking dugo dahil sa ingay na iyon. Naramdaman ko pang paglaw ni Treksha na mahina niyang pag-ungol dahil sa ingay na kanyang narinig. Who's calling me? Inaplos kong likod niya para bumalik siya sa pagtulog at kinuhang cellphone na nakapatong sa upuan. It was Marlo. What? Galit na bungad ko sa kanya sa mababang boses pero matigas. I can't let Treksha wake up again and I don't want to disturb her peaceful sleep. Anong gagawin namin dito sa mga bangkay nila? Tanong niya at ramdam ko ang disgusto sa boses niya. I rolled my eyes. Do the same thing and after that, call the police. Report everything that happened. Ani ko habang ang tingin ay diretso sa kalsada. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Do you have a problem with what I said? Tanong ko sa kanya sa malamig na boses. No, just let me do my things after this. Ani at di na ako sumagot at agad nang pinatay ang tawag. Tinapon kong cellphone pabalik sa upuan. Mas binilisan pa ang pagmamaneho. Tulad kanina, di ko na pinansin ang traffic enforcer na sa gitna at ang red light na nasa gitna ng kalsada. I even overtake a slow car kahit gusto ko nang banggain ang mga yon dahil sa tagal nilang magmaneho. Are they even people or turtle? Nang sa wakas, makarating kami sa bahay. Agad bumukas ang gate ng bahay. Saka lang ako tumigil sa pagmamaneho nang sa wakas, may parada ko na ang sasakyan sa garahe. Pinatay ko ang makina ng sasakyan at dahan-dahan, binuksan ang pintuan nito upang hindi makagawa ng ingay. Tumingin ako kay Treksha na kasalukuyan pa rin, mahimbing ang tulog niya. Unti-unti ko siyang binuhat at pinangko. I froze when I felt her move. Naramdaman ko ang pagsiksik niya ng kanyang malambot na mukha sa aking leeg at bumalik din agad sa pagtulog kahit nakahinga ako na maluwag. Lumabas ako sa sasakyan at sinira ang pintuan nito bago naglakad papasok sa loob ng bahay. Bumunga din kagad sa akin ng mga katulong sa bahay na maayos na nakahanay sa gilid. Magandang hapon po, sir. Sabay-sabay nilang ani habang ang tingin ay nasa sahig. Di ako nagsalita at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa may maalala ko kaya tumigil ako. Malinis ba ang kwarto? Tanong ko sa kanila habang di tumitingin. Ni isa sa kanila. Kanina pa po'y nalinis at nakaredy na rin ang pagligo ninyong dalawa ni ma'am. Dinig kong ani ng isang matanda. Di ko na inabala ang sariling magsalita o tumango. Agad ako naglakad hanggang sa makarating sa loob ng kwarto. I gently praise her who is sleeping in the soft bed. Tinanggal ko ang kanyang damit, lahat ng kanyang suot panloob. Nagpunta ng banyo at kumuha ng maliit na palanggana na mayroong maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Pagbalik ko sa tabi ni Treksha, mahimbing pa rin siyang natutulog. Umupo ako sa kanyang tabi, dahan-dahan pinunasan ang kanyang katawan. As I was wiping her body, I cannot help but to stare at her beauty. Habang tumatagal ang titig ko sa kanya at saka ako napagtanto kung ba't ako hulog na hulog sa kanya. She is indeed so beautiful and unique. Nang mapansing tumigil ako sa pagpupunas, dahil sa patuloy na pagtitig ko sa kanya, napailing ako at mahinang natawa. Her beauty can make me crazy. Na matapos kong pagpupunas ng katawan, agad akong pumunta sa banyo. Mabilis na naligo at sinuot ko ang tuwalya sa aking bewang at pagbalik tinanggal ko yon. Dahan-dahan akong tumabi ng higa sa kanya. I pulled her body even close to mine and slowly inhaled her scent. Ramdam ko kung gano'ng kalungkot at kalambot ang kanyang katawan. Buo ba ang hawak ko sa kanyang tiyan at dahan-dahan yung inaplos hanggang sa dahan-dahan na ring bumibigat ang aking mga mata. And then, I slowly faded to my sleep.
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.